Yo, so update tayo sa mga kaganapan sa panghalan ni Boss Bulit ang Bumangga Giba, no? At tayo nga kahapon nilabas ko na yung ano training camp team ni Boss Bulit sa UCC. So Coach Jibote yung pinakabago, Damsa Brenica, Billy Jack and ako syempre. Napaka-solid, grabe. At ito, nakita ko yung vlog niya kanina no, napapunta sila ng Cavite, doon ata sa mga anak ni Mr. 62. Shoutout pala kay Mr. 62, nako isa rin sa idol ko to, sana ma-meet ko rin someday, no. At ito, 16 minutes no? Fresh na fresh yung content ni Gigo Matos na nasartalo doon sa dalawa par eh. But, mga ganun-ganun yung uso ni Gigo Matos par, talagang ano yun, kung kulang-kulang na lang, lumusob agad eh, talagang gigigil eh. Pero no, nakikita natin sa mukha ni Gigo Matos ngayon yung pagtitimpi, no? At mukhang parang tingin ko, parang ayaw niya papalaban par, no? Mukhang ano nga, mukhang medyo traumatic nga doon sa nangyari siya kay Billy Jack dahil hindi siya ganun ka-improve talaga sa stamina. Eh, kung sakaling si Damsa naman, pwede rin, no? Depende talaga sa ano pag-usapan. So, after 2 days daw, di ko alam kung kailan yung video na yan, magpapatawag na daw si Chief Alvin Aguilar ng URCC ng usapan or meeting nila with Mammoth in a Bulit. So, parang nangyari par si ano eh, no? Parang nangyaring promoter dito, si Gigo Matos pala, putang. Siya pala promoter, hindi lang promoter, promotor talaga, no? So, tatawa ko, nagigits ko na yung mga tema-tema pa rin. So parang siya pala yun na ito. Parang nakikita kong suit dito ni Gigo Matos. Parang naka, ano, naka-tuxedo tapos kurbata. No? Wow! Medyo nakasalamin na clear. No? Parang ahente talaga ng kaserola yung dating. Tapos ayan, nakasama niya yung dalawa, di ba? So ang galing, magaling talaga. So isa talaga sa magandang eksena. Pero yung nga, negative, positive, kampihan o bakbakan ng mga fans talaga. Pinag-usapan, grabe. At humahato pa rin ng views. At ito nga, tingnan natin kung ano mga kaganapan sa next 2 days. After this, kaya si Boss Bulit talaga, daming ano ngayon, daming actividad this week. Pero lagi niya kasama yung pamilya niya, no? Yung kanya may bahay at saka yung anak niya. So, abangan natin. At ito na, siguro, ewan ko lang kung may iba pang mangyayari doon sa pagkikita nila. Dahil si Mammoth, galit din kay Kiko Par. Parang feeling niya, sinetap siya, binenta siya. No? Kasi nga, doon sa ginawa eksena talaga, kung ikaw ha, kung ako lang, sinabi ko rin talaga kay Boss Bulit siya, parang medyo delikado talaga kasi professional fighter si Mammoth, tapos si ikaw pare, OFW, baka mamaya makakasuhan pa kayo dyan, yun nga, maka-apekto pa sa buhay-buhay nyo. Pero tingin ko naman talaga, hindi yung gagalaw si Kiko nang hindi siya 99% nasa magandang desisyon. Mali lang natin, may nakausap siyang tao na ganyan ang gagawin, something like that. Kaya okay lang, wala problema. Ang importante rito talaga, that's the hype, no? Kailangan natin sa marketing yan talaga pag-usapan yung nangyari na yan. At the same time, yun nga, wala naman tayong karapatang magreklamo dyan. Kung hindi magre-reklamo, yung mismong magre-reklamo. Yun lang masasabi ko. Kaya abangan natin ulit. So, magkikita rin sila ni Coach Jibote para sa training doon sa Quezon City. I don't know kung magtatawag na si Paring Bulit ng talagang solid team. Kasi si Billy Jack, gusto ko sumabay sa mga drills. Ha? Sa mga drills. Gusto ko mag-improve ng hangin ngayon. Kasi, siyempre, tumatanda na tayo. 39. Aminado kong sa biyahe ko sa Angkas. Pag-uwi ko talaga, puro tulog. So, gusto ko ma-improve yung stamina. Parang katulad ni Boss Bulit, anytime mapalaban, kayang-kaya natin, no? Kayang-kaya natin kahit 2-on-1, no? Basta straight fight. So, yun lang naman mga par. At gusto mo na maging busy rito, doon tayo sa positive vibes, sa mga maganda nangyayari sa buhay ko, no? Ilan muna unahin natin. At salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng fans na nagmamahal sa akin ngayon. Payo ko sa inyo, kung saan kayo mas nakaka-recover or nag-good vibes o talagang na-entertain na talagang karapat-dapat ilagay nyo sa isip nyo yung mga napapanood nyo, doon na lang muna kayo para din nalagyan ng mga problema. So yan si Map Soberano TV. Ayoko kayo ng mga problema na kung saan-saan. No? So hindi nyo na ako kailangan i-PM, hindi nyo na ako kailangan sendan ng mga clip kasi nga, focus tayo dito ngayon. Pero again, hindi tayo takot. Okay, nakailan salita na ako mga par. Nakailan salita na tayo. Yun lang mga par, para ano, dito tayo. Maiba naman, hindi yung puro atras sulong. Dire-diretso tayo ngayon at salamat. Magsi-6K na tayo at grabe kayo. Kaya salpak ako na salpak na masasaya yung video ko para ma-recall nyo yung mga dati kong ginawa at yung mga bago ngayon, mapanood nila yung mga hindi pa nila napanood sa akin. Yan. So after this talaga, kung matapos to URCC na to, marami pa tayo papakita. So babanat tayo ng drama, babanat tayo ng mga mala pelikula ng mga short film mga par. Abangan niyo yan, maganda to. Talagang tatamaan yung mga buhay-buhay niyo at saka yung mga ibang karanasan niyo lalo nung ibang OFW. Yun lang mga par.